Maligayang pagbabalik sa M's Tagalog TV. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang drama thriller na ipinalabas noong 2019 at pinamagatang Under Your Bed. Kaya sit back, relax, at i-enjoy lang ang pelikulang ito. Si Mitsui ay isang lalaking mababa ang kumpiyansa sa sarili. Wala siyang kaibigan at lagi lang nag-iisa. Mahilig din siyang tumambay sa ilalim ng kama ng mga babae at mga mag-asawa. Hindi din siya nakikihalubilo sa mga kaklase niya. Isang araw, habang papauwi na si Mitsui sa kanyang tinutuluyan, at siya ay nasa elevator. Naalala niya noong nakipag-participate siya sa kanyang klase. Tinawag siya ng kaklase niyang babae na nagngangalang si Saki. Nang araw na iyon, nilapitan niya ito para magpasalamat siya sa tulong nito, sinamantala din niya ang pagkakataong iyon para ayain ito na lumabas at magkape. Hindi naman siya makapaniwala na pumayag ito sa kanyang paanyaya, at sa unang pagkakataon, may sumama sa kanya na isang babae. Habang umiinom sila ng kape, ikinwento ni Sasaki ang kanyang naging buhay sa binata, nahihiya namang nakikinig sa kanya si Mitsui, nagpa siya din silang kilalanin ang isa't isa, kaya muli silang magkikita sa araw ng Huwebes. Lumabas si Mitsui sa loob ng elevator, hindi siya makapaniwala, na 11 taon na pala ang nakalilipas, at wala na siyang balita kung ano na ang nangyari kay Sasaki. Habang umiinom siya ng kape, bigla niyang namiss ang boses ni Sasaki na binabanggit ang kanyang pangalan, at dahil namiss niya ito, nagpa siya siyang hahanapin niya ito at aalamin niya kung saan na ito nakatira. Sa kanyang pag-iimbestiga, nalaman niya na nakagraduate ito sa edad na 23, at ito ay nagpakasal sa isang police officer. Agad niyang pinuntahan ang address ni Sasaki, nang makarating siya sa bahay nito, nakita niya na paalis ng bahay si Sasaki, hindi din siya nito napansin o nakilala ng magaanan siya nito, napansin niyang napakalungkot nito at napabayaan na ang sarili. Nagpa siya din si Mitsui na mangupahan, malapit sa tinitirhan ni Sasaki, at ang pagkahumaling niya sa babae ay hindi pa dyan nagtatapos, dahil nagdikit pa siya sa pader ng mukha nito na nakaprint, bumili din siya ng manika at damit na tulad ng suot nila noong nagkape sila, inisprayan din niya ito ng pabangong gamit noon ni Sasaki. Sinimulan na din niyang mag-espiya sa bahay ni na Sasaki, nakita niya ang isang sanggol at nilapitan ito ni Sasaki. Doon niya naisip na kaya hindi na nakakapag-ayos ng sarili si Sasaki, dahil ito ay abala sa pag-aalaga ng bata at mga gawaing bahay. Pagsapit ng gabi, nakita niya si Sasaki na katatapos lang maligo at nagpupunas ng kanyang buhok, agad din niyang kinuna ng larawan ang babae. Ilang araw na ang nakalilipas, at patuloy pa din si Mitsui sa kanyang pagmamatsyag. Isang gabi, nakita niya si Sasaki at asawa nito nakakain ng hapunan, nakita niya na sinabuyan ng tubig sa mukha si Sasaki ng kanyang asawa, sinabunutan din ito ng lalaki saka itinulak sa sahig, agad ding isinara ng lalaki ang kortina. Nataranta si Mitsui sa nakita niya at naisip kung ano ba ang nangyayari sa mag-asawa. Nang sumunod na araw, nagpa siya siyang lumapit sa bahay ni Sasaki, nakita niya na maga ang mata nito at may black-eyed. Nagpa siya siyang padalhan ito ng bulaklak buwan-buwan at iiwan niya iyon sa harap ng pinto, kapag wala ang asawa nito, para daw kahit papaano ay sumaya ito, ngunit nakita niya ito na itinapon lang sa basurahan ang pinadala niyang bulaklak. Isang araw, nagpunta si Sasaki sa kanyang trabaho, inoobserbahan nito ang mga isdang gupi, at nagtatanong tungkol sa mga ito, sinabi ni Mitsui na bibigyan siya ng ilang mga gupi, ngunit tumanggi naman si Sasaki, dahil wala siyang pambayad. Sinabi naman sa kanya ni Mitsui na bibigyan siya nito ng ilang kagamitan para sa mga isda, basta mangako lang daw ito, na sa tindahan niya bibili ng pagkain ng isda. Pumayag naman si Sasaki sa alok niya, kaya inimbitahan niya ito sa kanyang bahay para ayusin ang aquarium. Nang maayos na niya ito, masayang pinanood ni Sasaki ang mga lumalangoy na isda. Malaki ang pinagbago ni Sasaki, ngunit magkagayunman, hindi nagbago ang nararamdaman ni Mitsui sa kanya. Nang umalis si Sasaki, mabilis na kinuha ni Mitsui ang susi ng bahay, binigyan siya ng prutas ni Sasaki bilang pasasalamat sa kanya, dahil sa ipinakita nitong kabaitan sa kanya. Maya-maya, gumawa si Mitsui ng duplicate ng susi sa bahay ni na Sasaki, at agad din niyang isinoli, saka siya naglagay ng hidden microphone sa bahay nito. Nagsimula na din siyang sulatan ang babae, at wala siyang pakialam kung muli iyong itatapon ni Sasaki. Habang nakikinig si Mitsui sa nangyayari sa mag-asawa, muli na naman niyang nalaman na sinasaktan na naman si Sasaki, narinig niya lahat ng pesteng pananakit ng lalaki. Kinabukasan, umalis ng bahay si Sasaki kasama ang baby, ginamit ni Mitsui ang pagkakataong iyon para pumasok sa kanilang bahay, kinuha at pinalitan niya ng battery ang microphone na inilagay niya doon, pagkatapos nun, inamoy-amoy pa niya ang una ni Sasaki,
at nang aalis na siya ng bahay, nakalimutan niyang dalan ang susi niya na nasa itaas, nang babalikan niya ito para kunin, bigla namang dumating si Sasaki kaya nagtago siya. May tumawag naman sa telepono kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mitsui na makapunta sa kanilang kwarto, nang makuha na niya ang susi, agad siyang umalis. Sa pinagtatrabahuhan naman niya, may isang lalaking dumating, napansin niyang parang marami silang pagkakatulad ng lalaki, dahil ito ay katulad din niyang binabaliwala at hindi pinapansin ng lahat. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Sasaki sa kanyang tindahan, dumaan ito doon para sabihing malulusog ang mga isda, nang sandali ding iyon, inalok niya ito na magkape, naalala din niya kung gaano ito kasaya noong nagkakape silang dalawa. Nakita din niya na hindi na ito ang masiyahing Sasaki na nakilala niya. Nagpa siya din siya na mas lumapit pa sa kanya, nagsuot siya ng diaper saka siya pumasok sa bahay nito, dahil magtatago siya sa ilalim ng kama ng mag-asawa. Nang nasa ilalim na siya ng kama, nagsimula ng magbakbakan ang dalawa, nakinig sa kanila si Mitsui at nangarap na sana siya na lang ang nasa lugar ng lalaki. Makalipas ang isang araw, pinapunta ng lalaki si Sasaki sa kanilang kwarto, at nang makapasok na siya ng kwarto, nagalit sa kanya ang kanyang asawa, at muli na naman siyang sinaktan, dahil may nakita itong isang sulat na ginawa ni Mitsui. Nagsinungaling si Sasaki sa kanyang asawa, sinabi niyang ibinigay lang iyon sa kanya ng isang kaibigan niya, ngunit patuloy pa din siyang sinasaktan ng lalaki, dinala pa siya ng asawa niya sa bathtub sa kanilulunod para sabihin kung sinong kaibigan iyon. Nang malalim na ang gabi, umalis na sa ilalim ng kama si Mitsui saka nagpunta sa banyo, nakita niya doon na walang malay si Sasaki at nabugbog ng husto, binuhat niya ito saka dinala sa sala, pinatuyo niya ito at pinainit ang katawan. Kinabukasan, nang magising si Sasaki, naguguluhan siya, naalala niya na may isang tao na bumuhat sa kanya sa bathtub at inalagaan siya, at alam niyang hindi iyon ang asawa niya. Doon, napagtanto niya na hindi lang sila ang nasa loob ng kanilang bahay, natatandaan din niyang malulusog ang mga isda at hindi na din umiiyak ang kanyang anak ng madalas, dahil sa mga napagtanto niya, desperada siyang nagtanong kung may iba pa ba siyang kasama sa bahay. Ngunit nang sandaling iyon, si Mitsui ay natutulog, nananaginip siyang ipinagtatanggol niya si Sasaki sa malupit nitong asawa, at pagkatapos nun nakipantalik na siya kay Sasaki. Nagpa siya si Mitsui na bumili ng paralyzer para maging sandata niya. Nakikipag-usap naman si Sasaki sa kanyang ina, sinabi nitong uuwi na siya at doon na ulit titira. Habang naghahaponan silang mag-asawa, kinausap niya ito at sinabing uuwi siya sa kanyang ina, dahil malubha ang sakit ng kanyang ama, hindi siya pinayagang umalis ng asawa niya, dahil doon, hindi na siya kapagpigil pa, at sinampal niya ang kanyang asawa, muli na naman siyang binugbog ng kanyang asawa dahil sa ginawa niya, natanggal pa ang ngipin niya dahil sa pananakit nito. Dahil sa nangyayari, lalapit na sana si Mitsui para tulungan si Sasaki at dala niya ang paralyzer, ngunit naduwag naman itong lumabas. Wala siyang nagawa at nakikinig na lamang siya habang binubugbog ng lalaki si Sasaki. Nagsisisi siya dahil hindi niya ito natulungan, humingi din siya ng tawad dito, ginamit pa niya ang paralyzer para parusahan ang kanyang sarili. Maya-maya, nagising siya at naroon sa tindahan niya ang lalaking katulad niya, sinabi ng lalaki na namatay ang isda dahil sa sobrang init, sinabi naman ni Mitsui na agad niyang ayusin ang naging problema. Nakita ni Mitsui na aalis na si Sasaki sa kanilang bahay kasama ang baby, sumakay ito ng sasakyan saka umalis, nagtatakbo siya para sundan ito at balak na pigilan na umalis, ngunit pinigilan naman siya ng mga pulis. Sa departamento ng mga pulis, sinabi sa kanya ng mga pulis na ang kliyenteng pumupunta sa kanyang tindahan ay pinatay ang asawa. Nang makaalis na siya, narinig niya na nakalimutan ng boss niyang babae na i-off ang heater ng tubig. Naalala na naman niya si Sasaki 11 taon na ang nakalilipas, tinawagan niya ito para i-cancel ang kanilang lakad. Dahil sa nangyari buong araw, na-depressed siya, enough niya ang mga heater sa aquarium at sinira ang larawan ni Sasaki. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Sasaki ang lighter, at nang buksan niya ito, nakita niya na ito ay may microphone. May kumatok sa pinto, at nang buksan niya ito nakita niya ang kanyang asawa, dumating itong galit na galit, saka siya muling hinagis sa sahig at sinaktan, nagagalit ito dahil tinakasan siya nito, nagawa niyang kumuha ng kutsilyo, ngunit agad din iyong nakuha ng kanyang asawa, sumigaw siya at sinabing kung may ibang tao doon, nakiusap siyang tulungan siya, at nang sasaksakin na siya ng kanyang asawa, biglang dumating si Mitsui at ginamitan niya ng paralyzer ang lalaki. Tinanong siya ni Sasaki kung sino ba siya, sinubukan ni Sasaki na gisingin ang kanyang asawa, at sinubukan din niyang sakalin ito, ngunit si Mitsui na ang gumawa nun para sa kanya.
Nagpunta siya sa bahay ni Mitsui, at doon niya napagtanto kung sino ito. Siya ang taong nakasama niya magkape, 11 taon na ang nakalilipas. Nagpunta si Mitsui sa police station, doon, ipinagtapat niya na ilang buwan na siyang nag-eespiya sa bahay ni Sasaki, at ng araw na iyon, nagtago siya at hinintay niya ang asawa nito para patayin. Nang sandali namang iyon, dumating si Sasaki sa police station, tinawag siya nito sa kanyang pangalan, tiningnan niya ito at siya ay nagulat dahil naaalala pa nito ang kanyang pangalan. Hindi din akalain ni Mitsui na muli pa niyang maririnig ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan. At doon na nagtatapos ang eksena. Maraming salamat sa panonood.